Diyos ka. So, naalarma na po ako. Sabi ko, bakit biglang ang daming makati, gano'n. So, nagpatingin na po ako sa doktor. Hanggang sa na-advise po ako ng doktor sa Ministry of Health ng Kuwait sa Al-Sabah. Sabi nila sa akin, wala yan. So, binigyan po nila ako ng isang box ng Panadol. So, parang na-alarm ako bakit po. Kasi alam ko ang nararamdaman ko is para sa akin. Pero binigyan po nila ako pinigiver. So, dumating po si time na napabayaan ko po, parang na-ignore ko kasi sabi ng doktor is wala lang. So, hanggang sa dumating yung pagkakataon na even yung katawan ko sa sobrang tagal, kasi po, stress na po ako eh. So, lumaki po yung katawan ko sa sobrang stress, tumaba po ako, at hanggang sa nagdumami na po yung psoriasis sa katawan ko. So, kung nakikita niyo po, iyan po ay balat ko. Masakit isipin, bakit? Kahit nga po sa ngayon, tignan ko po napakahirap. Kayo po, kunyari, for example, kayo ang magkaroon ng klaseng, gantong klaseng tiyan, or gantong klaseng balat, ano po kaya ang mararamdaman ninyo? Napakahirap po. So, dumating yung time sa nakikipag-usap na ako sa manager na sa management ng mga Amerikano. Nakikipag-usap ako sa kanila eye to eye pero nakatingin sila sa akin sa balat ko. So ang sakit, bakit? Kasi nadidiscriminate na po ako kahit na hindi niya sinasabi sa akin. So, dumating yun sa pagkakataon na even mga mamahaling gamot at even yung mga ibang klaseng gamutan at even yung phototherapy po, ginamit ko po bakit po at as advice ng doktor, kailangan ko po dumaan or mag-undergo sa phototherapy. So, napakamahal po ng procession po nito, pero ginawa ko po bakit po. Kasi kailangan, as advice po ng doktor. Hindi po ako against sa doktor. So, sabi nga po, di ba, para lang tumbalin ka, gagawin mo ang lahat. So, habang tumatagal po, dumami pa rin po yung psoriasis ko, bakit po? Kasi, nung nag-undergo po ako ng psoriasis, nakita ko po, nag-adag po ako sa phototherapy, nakita ko na po yung mga stretch marks sa katawan ko dahil sobrang nipis na. So hanggang sa one time, nabit ko po yung upline ko. In-explain niya po sa akin, meron kami produkto or meron produkto ang M Global, which is C24/7. And as of advice ng doktor, walang kagalingan ng psoriasis. Pero, take note po, nung na-meet ko po si Ma'am Maribel Arciaga, sabi niya sa akin, ganito lang po, bali, sasama ka lang namin sa OPP, and then makinig ka, and then nakita ko po, si Dr. Boots po ang nag-present. Sabi ko nga po, ito po, doktora na sasalita, what more, bakit hindi ako dapat maniwala sa kanya? Kasi po bakit? Doktor daw eh, pero pinipresent niya, herbal product. So ako po, networker ako sa Middle East. So ibig sabihin, kapanipaniwala po ang sinasabi niya. After two weeks po na nag-take ako ng C24, once a day lang po. Hindi po ako nag-megadose, bakit? Kasi wala po akong trabaho at that moment. So ibig sabihin, nag-once a day lang po ako. Then after 5 days, nag-twice a day ako. Then, yung 2 weeks po na time na yun, nag-subside na po yung balat ko. So alam ko sa sarili ko, sabi ko, gumagaling ako. So kailangan ko ituloy yung C24/7. After two months po, nakita ko po, at first time, sa loob po ng 8 taon, first time ko po ulit nakita ang balat ko na gantong kalinis. Sabi ng doktor, hindi po gumagaling ang psoriasis, pero ano po ang ibig sabihin nito? Ano po ang ibig sabihin ko? Kaya po ito po ang sinasabi ko. Kayo po ng mga member na dapat po
ipinipresente po lahat doon lahat sa mga tao pa pwede na rin makausap. Bakit? Kasi marami pong dumaranas kagaya na pinagdaranas ko na hindi ko po alam kung anong sakit o ano pong gamot ang pwede kong gagamitin. Kaya muli po nagpapasalamat ako si 24/7 sa Founder po ng Team Global at sa Nature's Way at lalo-lalo na po sa Mia, especially kay Sir Mona Pam. Kaya Joy, again kay Ma'am Maribel at Tiaga, maraming salamat po sa pagsuporta mo sa amin, sa walang sawang pagsuporta mo sa amin. Salamat po and God bless you all. Thank you.